Bahagyang lumakas ang bagyong Jenner base sa 11 a.m. bulletin ng PAGASA. Nakataas po ngayon ang wind signal number 1 sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon kasama ang mga isla ng Polillo. Namataan ang sentro ng bagyong Jenner, 325 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. Inaasahan pa rin po ang pagtama nito sa lupa o landfall sa Isabela o Aurora sa susunod na 24 oras. Panatilihin ang presence ng Pilipinas sa Eskoda Shoal. Yan daw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagbalik sa pantalan ng BRP Teresa Magbanwa. Ike National Maritime Council spokesman Alexander Lopez, hindi lang yan physical presence, kundi maging strategic presence. Kaya kaya raw yan gawin dahil may radar naman daw ang mga barko. Tumutulong din ang assets mula sa iba't ibang ahensya gaya ng Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines sa pagmonitor sa buong West Philippine Sea. Humingi na rin daw ang bansa ng tulong sa mga kaalyado nito. Hindi muna sinabi ni Lopez kung anong barko ang papalit sa BRP Teresa Magbanwa, pero iniutos na raw ang agarang pagbabalik ng puwersa roon. Kasi ang iniisip kasi ng kababayan natin dahil yung Malaysian ay ginigap na natin yung hindi. Mali yung ganun pananaw. Hindi, wala tayong ginigive up. Kahit na umalis yung Teresa Magbanwa doon, it did not diminish our presence in the area dahil meron tayong ibang paraan para i-monitor, i-cover yung area. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpuan ang isang bagong silang na sanggol sa banyo ng isang beach resort sa Barangay Tambler sa General Santos City. Ayon sa supervisor ng resort, walang saplot ang sanggol na babae nang makita ng dalawa nilang customer sa banyo. Agad siyang dinala sa ospital at ngayon nasa maayos ng kondisyon. Na-turn over na rin sa DSWD ang sanggol habang patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang kanyang nanay. Nakuha na ng 2 pakete ng marijuana isang customer sa o napapasok sana sa isang bar sa Baguio City. Kwento ng gwardiya na pansin niyang may itinago sa kamay ang 26 anyos na sospek habang kinakapkapan. Isinumbong siya o isinumbong niya ang mga ito sa pulis. Nakumpiska sa sospek ang mayigit sa 7 gramo ng marijuana. Depensa ng naarestong sospek, binigay lang ito sa kanya para sa personal niyang paggamit at hindi siya nagbebenta. Formal lang na i-turn over sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Layo ng bagong management na maiangat ang kapasidad ng paliparan at pagandahin ang koneksyon ng mga terminal. Balitang hatid ni Nico Wahed. Ang mga problema at aberyang na merwisyo sa mga pasahero ang nais daw tugunan ng pagsasapribado ng mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Formal lang na i-turnover ng Department of Transportation at Manila International Airport Authority ang operasyon ng NAIA sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na pinamumunuan ng San Miguel Corporation. 114 billion pesos ang investment ng NNIC sa ilalim ng 15-year concession. Ayon sa DOTR, gobyerno pa rin ang may-ari ng mga terminal at ibabalik sa kanila ang pagpapatakbo pagkatapos ng concession period. I think what's the most important advantage ng private concessionaire is their ability to input kaagad no, yung kanilang investment kasi hindi sila ba procurement law. No? Ayon sa MIAA, layo ng public-private partnership na ito na maiangat ang kapasidad ng paliparan sa 62 million passengers mula sa kasalukuyang 35 million. Mula 40, gagawing 48 flights ang kayang i-accommodate kada oras. 58,000 jobs din ang target malikha. I-expand ang mga terminal at pag-iibayuhin ang koneksyon ng mga ito, daragdagan ang mga kainan, parking ng mga eroplano at sasakyan at magkakabit ng mga world-class na sistema at teknolohiya. Napagkasunduan din daw na sa gagawing turnover, hindi apektado ang operasyon ng NAIA.
Kasama rin sa planong reassignment ng flights na gradual o unti-unti raw gagawin. It will have to be discussed thoroughly, no, with other government agencies, yung ating airlines, kasi we have to also consider their input. Kung magiging private siya, may direkta ng complaint, may direkta na ng mga concerns. So siguro mas mabilis. Sana mas gumanda yung ano, terminal, mas lumuwag. Sana ano, mas umangat ng kahit kaunti lang. Sana hindi naman sabi yung ano, worse. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napuno ng saya ang meet and greet ni world number 3 pole vaulter EJ Obiena. Maaga pang pumila ang fans para lang makita si EJ. Worth it ang paghihintay dahil nakapagpa-selfie at autograph sila on stage. Present din sa meet and greet ang kanyang mga magulang, pati ang kanyang coach na si Vitaly Petrov, kasama ang legendary pole vaulter mula Ukraine na si Sergey Bubka. Nandoon din ang ilang Pinoy athletes tulad ni Eliza Valdez, Jamie Lynn at Hallie Long. Kwento ni EJ, focus pa rin siya ngayon sa kanyang recovery dahil sa isang injury sa kanyang likod. Nakatakda siyang bumalik sa Italy sa September 22 para doon magpagaling. Days to go na lang. Ngayon kong Simoy na papasko na talaga. In demand daw ang lambing. Ooh, diba? Totoo yan. Ang Fur Mommy sa Osami City, Misamis Occidental, hindi raw maubusan yan dahil sa kanyang alagang aso. Oh. Eh, paano ba naman ang aso na si Axie Certified Clingy? Naman, yan po ang viral TikTok video ni Fur Mommy Emily with Axie while cooking. Kwento ni Emily, mukhang gutom daw noon si Axie, pero dahil busy, kaya karga muna si Fur Baby. Oh. Bihira lang naman daw maging clingy ang alagang aso. Pero kapag galing sa palengke si Emily, abay, dapat si Axie ang unang papansinin. Kundi, magagalit daw. Kapag gusto raw nito magpalambing, puppy eyes are the key talaga. Oh, ang clingy na fur baby, bentang-benta sa netizens. Kaya naman, trending! Naku, ganyan din ang aso ko. Clingy. Pero I love it. Diba? Pagka ganyan yung aso mo, ibig sabihin talaga ikaw ang mundo nila. Tsaka may isa ako natutunan. May dalawang aso rin kasi ako, medyo may kalakihan lang sila. Pag nagkaroon doon ng eye contact yan. May sabihin, tiwala. Love talaga. Ay, naku. Kaya pag umalis si ako, hindi nakatingin sa akin. Ayun lang. Pero maganda yan. Ayaw magpaiwan. Oo. Kung pwede ko lang isama dito. Sasama bakit ko hindi? Why not, pare? Oo nga, subukan natin. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.